Pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Muli po, narito tayo sa ating YouTube channel, Kamay ni Jesus Altanghap. Almusal, tanghalian, hapunan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, pinagpatuloy pong muli ang ating pong pagninilay tungkol sa salusalo o handaan. Sabi po natin nung kahapon, ang meal is not just a meal by which we celebrate life, but also it is a symbolism of intimacy, friendship, and union among other people. Kaya naman po sa pagninilay natin ng salita ng Diyos, muli po ay binigyan din po ang tungkol sa isang salusalo. What is in a meal? In a meal, there is people who are invited and people who are the ones hosting a meal. At sa ating pong pagninilay ngayon, bibigyan natin ng pansin ay yung mga inanyayahan. Well, everything is ready, napatay na yung baboy, patay na rin yung kapitbahay, o lahat na pinatay, at handa na silang kumain ng kanilang pagsasaluhan. Pero ang problema, ang hall ay wala pang tao. Kaya pumunta uli yung mga sinugo ng may-ari ng bahay doon sa mga inanyayahan at sabi ng isa, ay bumili ho kami ng bahay, kailangan pa naming dalawin at ng lupa. Bumili ho kami ng kambing at bisiro, sabi ng pangalawa. At yung pangatlo, kakakasal ko lang po eh. Hindi ho ako makakapunta, so excuse muna ako. Kaya medyo may hinanakit yung may-ari ng bahay na naghahanda. At sabi niya doon sa kanyang katiwala, sige, imbitahin mo na yung mga pilay, mga lumpo, mga bulag, at yung mga handicap people. At sinunod nga siya ng kanyang katiwala. Pero luwag na luwag pa rin. Sabi ng katiwala, boss, naimbita ka na po namin yung mga bulag, mga pingkaw, mga handicap. Luwag na luwag pa rin po. Kaya ang sabi, pumunta kayo sa lahat ng lugar, even in the highways, at tingnan ninyo kung sino ang maimbitahan. Sabagat sa galit ng nag-anyaya, ang mga unang inanyayahan ay kailanman hindi makakatikim ng aking bangkete. Mga kaibigan, sino po ba yung tatlong larawan o tatlong uri ng taong kanyang inanyayahan? Tayo po. Ang unang inanyayahan ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos. Tayo pong kanyang tinawag, pero marami po tayong alibay. At wala po tayong panahon para sa Panginoon. Ilang beses na po nating sinabing, saka na lang yan. Saka na lang ako magkukumpisal. Saka na lang ako maglalife in the spirit seminar. Saka na lang ako medicine encounter weekend seminar. Di ko pa kailangan yan. Saka na ako magre-retreat. Saka na ako magre-recollection. Kapag ikaw ay na-stroke na. Kapag ikaw ay pilantod na. Kapag ikaw ay mahina na. Saka mo lang maiisip, marami pong pagkakataon na ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin, pero marami po tayong alibay. Kaya dito po sa talinhaga ng paanyaya sa isang salusalo, it is Jesus inviting all of us to come to Him, to be with Him, to renew our life, to strengthen our relationship with Him. Matagal ka nang hinihintay ng Panginoon, pero marami ka pa rin mga alibay sa Kanya. Kaya ngayong araw na ito, the Lord is inviting you to come to Him right now. The moment is now and the place is here. Amen. Panginoon, sa araw pong ito ay nananalangin po kami sa mga kapatid naming may mga karamdaman. Sa bawat bahagi po ng kanilang katawan na masakit, kayo na po ang humipo, magpala at magbasbas. At ibuo sa kanila ang biyaya ng kagalingan kailang po makapagbibigay. Please extend your loving hands to those people who are suffering, to those people who are in need of your healing touch, physically, emotionally, spiritually, psychologically. Touch them and heal them. In the name of Jesus, Son of the Living God, receive the healing touch of the Lord as I anoint and bless you. In the name of the Father and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brothers and sisters. Again, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit like on my video presentation. Thank you and God bless us all. Amen and amen.